Mamili ka. Mamili ka. Milyonaryo ka, pero hindi masaya ang love life. O mahirap ka, pero masaya ang love life. I believe, ladies and gentlemen po, ang pipiliin ko po, mahirap po ko, pero masaya po ang love life ko. Ladies and gentlemen, naniniwala po ako kung ikaw, kahit po mahirap po ako at masaya po ang love life ko, magiging inspired ka po sa buhay, araw-araw po na buhay ninyo. Kapag ikaw po ay inspired, makakapagtrabaho ka, hindi po importante kung marami kang pera, as long po mas happy ka, kahit mahirap ka. The only thing is that happy po tayo sa buhay natin at makontento po tayo kung ano pong bigay ng Poong May Kapal. And I, thank you. Mamili ka, milyonaryo ka, pero hindi masaya ang love life. O mahirap ka, pero masaya ang love life. I believe, badlang people, mas pipiliin ko po ang maging masaya sa love life kahit hindi milyonaryo. Kasi may mga bagay sa buhay na hindi kayang bilhin ng pera. Let's say for example, yung pagmamahal na isang importanteng tao para sa'yo, yung sa umaga makita mo na nandun ang gustong makaubak, mayakap, mahalikan. Pag nandun siya, fulfillment na yon na hindi pwedeng tumbasan ng pera. Sabi nga nila, sa buhay, ang importante yung nagmahal ka, hindi ang pera. And I, thank you. Kailan hindi nagiging sapat ang sorry? I believe, kailan naging nagiging sapat ang sorry? Nagawa ka ng pagkakamali, bakit ka pa magso-sorry? Gaya ko, sa buhay ko, may pagkakamali po ako. Nakita ko ang nanay ko sa ospital na naggagaw buhay, pero ang inisip ko pa rin kapag nanay, ibang tao, mas inuna ko po ibang tao kaysa sa nanay ko naghihingalo. Yun po, wala po kasoring tabat doon. And I, thank you. Kailan hindi nagiging sapat ang sorry? I believe, madlang people, hindi nagiging sapat ang sorry kapag hindi nagbabago isang tao humingi ng sorry. Sapagkat sa tingin po, ang salita ay salita lamang. Importante pa rin ang action sa isang tao. Halimbawa, marami na pong taong sumakit sa akin. Pero kahit nag-sorry sila, alam ko hindi naman totoo kasi paulit-ulit pa rin. Kaya kung tayo po, mag-sorry tayo, gawin po nating action. Kasi mas importante ang action sa ating buhay. Maraming salamat. Ano ang mas masakit? Ang pagsinungalingan ka o ang paglihiman ka? I believe na ang pinakamasakit ay ang pagsinungalingan ka. Dahil ang paglihiman ka, mananatiling lihim lamang ito, ngunit matutuklasan mo rin. Ngunit ang pagsinungalingan ka ay gagawin at gagawin pa rin nito ng mga taong nakagawa sa iyo nito. Dahil ang pagiging sinungaling ay kakibat ng hindi magandang pag-uugali ng isang tao. Maglihim ka, sa'yo lang yan. Magsinungaling ka, may nakatingin sa'yo sa itaas at may mga tao ka masasaktan. And I, thank you! Ano ang mas masakit? Ang pagsinungalingan ka o ang paglihiman ka? I believe, mas lang badlang people, na mas masakit ang pagsinungalingan. Bakit? Ang pagsinungaling kasi may intention. Let's say for example, nung may relationship ako dati sa Saudi, tinago sa akin na meron pang ibang Pilipino na kinakasama. And I felt hurt because I felt betrayed. I think that, for example, if you are in a relationship, you have to be honest emotionally to that person. If you don't love the person, just tell the person directly. Kasi maiintindihan naman natin. And I think mas masama pa sa pakiramdam na hindi tayo mahal. And I, thank you. Sa Paskong Pilipino, ano ang pinakamahalagang handa? I believe sa Paskong Pilipino, ang pinakamahalagang handa ay ang queso de bola. Kasi ang queso de bola, isa itong mura lang na produkto ng Pampasko na may hahapag natin sa lahat ng hapagkainan. Hindi po importante kung mahal o magarbo o ano man ang handa mo sa Pasko. Ang importante, ang Pilipino nagmamahalan tuwing Pasko. Yun po ang essence ng Pasko. Dahil naniniwala po ako na kapag ang lahat ng queso de bola ay nasa harap ng mesa natin, ito po ay Paskong Pilipino. And I, thank you. Para sa'yo, sa Paskong Pilipino, ano ang pinakamahalagang handa? I believe para sa akin sa Paskong Pilipino, ang pinakamahalagang handa ay
ay ang mga puto na matatamis. Dahil naniniwala ako sa mga katamisang ito, ay nararamdaman din natin kung paano natin sineselebrate ang Kapaskuhan. Dahil dito, nararamdaman natin yung tamis ng pagmamahal ng ating pamilya. Yung tamis ng, ng Kapaskuhan dahil isinilang ang ating Panginoong may kapal. Yung tamis na walang hanggan. And I, thank you! Ngayong Teacher's Day, ano ang pinakamahalagang aral na natutunan mo mula sa iyong guro? I believe ngayong Teacher's Day, ang pinakamahalagang aral na natutunan ko sa aking guro noong nag-aaral pa ako sa elementarya at sa high school ay ang pahalagahan ang mga mahal sa buhay, lalo na ang inyong mga ina. Dahil sa buhay, ang mga ina ang nagtuturo sa atin ng magagandang asal at sila ang yaman ng mga anak. Kung ang sinasabi ng mga magulang na tayo ang yaman nila bilang anak nila, ganun din ang nararamdaman natin bilang mga anak. And I, thank you. Ngayong Teacher's Day, ano ang pinakamahalagang aral na natutunan mo mula sa iyong guro? Ang pinakamagang aral po na natutunan ko sa aking mga buro ay hindi yung mga educational na natututunan natin sa paaralan, kundi ang pagpapakumbaba. Ano man po ang marating mo sa buhay, dapat matuto kang itapak ang paa mo sa ground. Dahil naniniwala ako, kapag tapak ang paa mo sa ground, lahat ng mararating mo, magiging masaya ang lahat ng tao para sa'yo. At naniniwala ako na pag humble ka, ikaw ang tinataas ni God. Dahil ang tao nagpapakataas, ang siyang ibinababa. And I, thank you. Sa iyong palagay, bakit marami ang apektado sa pagtaas ng presyo ng sili? I believe dahil po marami ang apektado sa pagtaas ng presyo ng sili. Dahil po ang sili ang unang-una at isa sa rekado na ating ninanais at isang rekado na kailangan ng ating Pilipino. Dahil po ang sili ay isang lasa na pampaanghang at pampatapang at isang lasa na kahit kailan nakakagaan at saka nasarap kainin, nakakagaan na kumain. Yun naman po at I. Thank you. Sa iyong palagay, bakit marami ang apektado sa pagtaas ng presyo ng sili? Sa akin po palagay, marami po ang apektado sa pagtaas ng presyo ng sili dahil naniniwala po ako na tayong mga Pilipino mahilig po tayo sa spices. Nasasarapan po tayo at ginaganahan sa pagkain pagdating sa sili. So kung ito po yung mapapamahal, lahat naman po tayo, halos lahat ay mahihirap, hindi po natin kaya ma-afford yung mga bagay na mahal. So apektado po tayo sa pagtaas ng sili. Kaya nga po, sana po magbaba na po ang presyo ng sili para magana na po tayong kumain sa ating mga pagkainan. And I, thank you.